Hello, good evening everyone. Welcome to our live stream for tonight. Okay lang kayo. Thank you no for those who are joining tonight no. Dami. Ayan, marami-rami na tayo. No? Kung may kilala kayo na gusto pong mag-join, invite them. Because tonight ang pag-uusapan natin is a highly requested topic. Okay, maraming the reason why kung bakit ito 'yung napili ko. Okay, is that ito yung na-request ninyo last live stream, no, kagabi. Right? And okay. Iba naman for next time, pero tonight, no, we'll focus on determining the appropriate statistical treatment. Yeah, nagulat daw siya. Baka nakakagulat yung pag-hello ko sa inyo. Tapos may mga shout out daw. So ayan, ipakita lang natin yung mga shout out. Ayan. Sino pa ba no? Oh, meron daw nag-subscribe na habang naghihintay. Salamat no sa suporta. Ayan. Tapos ito daw siya. Ayan, nakakapit na po kami, sir. Ayan. All right. So good evening everybody. No, thank you for attending tonight's session. Or just like last night, na ewan ko kung nandito rin kayo last night, pero I would like to ask, saan branches kayo? Particularly for those who are joining us for the first time tonight, saan kayong branch? No? If you are reviewing with us, RG, o sa Review Center, saan kayo galing? No? Have we met before, face-to-face? Okay, which branch are you representing? Shout out again kay Anna. Kay Anya Forger and kay Kimmy. Yeah. Home base, ha? Karamihan home base. Ayan. Ano to? A weakness ko po yan. Ako rin naman, no? At one point in my life, naging weakness ko rin yan. So I hope that tonight, mas malinawan tayo. Okay. So we have participants from Cebu, ayong gabi, sa Tanan, from Bulacan. It's been some time no since the last time I visited Bulacan. Okay. Yan. Cavite, no? Hello, Cavite Pips, no? Marikina, may nakita ko pero tumaas na ka. Ayan ito. RGO Marikina. Ayan, hello sa mga Marikina students natin. Pampanga, I miss Pampanga, no? Yan. RGO Bataan, no? Central Luzon branches. Oh, hello sa mga taga Iligan. Okay. I believe lately na nakita tayo, it's nice to see you guys online. Okay. Mga shout out, no? Shout out daw kay Vera RPM, sabi ni Bona. From Dumaguete, you know what? I've always wanted to visit Dumaguete. Okay. Hanapan natin ang time, no? Maybe in the future, I will... kasi wife ko, mahilig siya pumunta sa Dumaguete, no? Yun yung ano niya. Kapag nasa Cebu siya, kapag gusto niya mag-chill before nung college, pupunta siyang Dumaguete, no? I haven't been there, no? But in the future, no? Puhon. Okay? RG Olipa. So mga hindi nakakaalam, ano ko, Manileño at the same time, yung father ko, Batanggenyo. So Lipa students are very, you know, malapit sa puso ko. Okay? Because my father's side is from Batangas. Yan. Kaya ako kapag nagli-lecture ako sa Lipa, na-excite din ako eh. Kasi I get to visit, no? Yung parang kalahati ko. Yan. Alright. RGO Japan. Meron na pala tayong Japan branch, no? Hindi ako na-inform. RGO QC. Okay. Ano to, ano to? Yeah, of course, no? Yan, makawa to. RGO walang RGO Dipolog, no? But Dipolog City, Zamboanga, no? Zamboanga province. Ayan. Okay. From CDO, no? CDO was my first. February, no? February. That was a long time ago. No? Wala naman tayong Biringan campus. Shout out daw. Special shout out to Sir Glenn and Ma'am Mira. Congratulations sa kanilang successful wedding. Diba? And of course, no, parang walang nagsabi so far na taga-RGO Manila ako. No? Ayan. Sa mga hindi pa enrolled, no, if you're going to take the board exam, din natin alam kung this year, pero kasi kung this year,
kakatapos lang na review, no, kung next year man, I hope you will consider enrolling with us at RGO Review Center. So we have branches all over the nation. Okay? And I hope that sa mga hindi pa magbo-board exam this year, makita-kita sana tayo, no, next year. Ayan, ang dami na nating branch. RGO Philippines, no? Anyway, so good evening once again, everybody, and welcome to our live stream tonight. I think this will last about an hour or maybe slightly more than that. Depende kung marami kayong questions. Okay. And to be honest with you, some of you said na, sir, ito yung weakness namin, stats. No? Ako rin naman, you know what, just to share. When I was studying, ang tawag sa amin sa school, kami yung problematic batch. Kasi hindi maganda yung foundation namin sa stats. Samantalang yung mga batch before us and the batch after us, no? Ang ganda ng foundation nila. Samantalang kami yung problematic batch. No? Ang ganda ng tawag, no? The problematic batch, no? Kumbaga yun yung weakness namin. Kumbaga yung batch namin, yun yung kahinaan namin. Kaya going to the board exam, I had some, you know, anxiety about it, knowing na medyo mahina kami dyan. And then years later, I find myself teaching statistics in college, in the university, as well as in the review. So if you think that kahinaan niyo to, I've also been through that. Nagets ko sila mostly because of RGO, because of review. Kasi nga kailangan aralin mo siya for the board exam, for you to know the differences. Diba? You know when it's appropriate to use them. So doon ko siya unti-unting nagets nung nagre-review na. Kasi dati, naririnig ko siya ng college, ito yung t-test, ito yung ANOVA, ito yung correlation, pero I cannot specify when is it appropriate to use a certain treatment. Yan. Meron sila daw ang problematic batch version 2. And I think alam ko kung bakit. That is because sa inyo ay marami online, na online tapos. Yung mga natamaan ng lockdown, kayo ba yun or the next batch? Parang yung next ata, no? Yung mga first year, during the time of lockdown, first year kasi ang stats, sila yung hindi nila natapos yung stats. I don't know kung kasama kayo doon, no? Kung kayo ba yung tinutukoy ko. No? Pero yeah, may mga students ako kasi natamaan ng lockdown, kaya hindi maganda yung foundation nila. Okay? But anyway, kaya tayo nandito ngayon for me to cover kung ano yung kailangan i-cover. Okay? And I hope na marami ako ma-share with you. I am highly confident with this topic and I hope that yung confidence ko in this, mapasa ko sa inyo and matutunan din ninyo how to appropriately, how to select the appropriate statistical treatment in psychological research. Okay. Sige. Yan. Sila, yan, natamaan itong batch na ito talaga sa pag-online. No? Anyway, no? It's in the past. Let's see what we can do in the present. Let's start. No? In determining the appropriate stat treatment, my dear students, yung una nating titingnan is that kailangan gets ninyo ang levels of measurement. Okay. Napansin nyo ba? Even in psych assessment, we talk about this. Okay. Because in choosing the right statistical treatment, at the end of the day, you have to look at two things. Alam ko maraming kailangan tingnan, pero in my opinion, you have to look at two things in determining kung ano is that treatment that we have to select. One of them is the level of measurement. The other is the objective of the study. Okay? Kapag alam mo yung level of measurement, tsaka yung objective mo, ano ba yung gusto mong palabasin? Ano ba yung gusto mong makita? Ano ba yung gusto mong gawin? Doon mo malalaman ano yung stat treatment na gagamitin. Ayan, nag-cheer wife ko, no? Ayan, nag-go, salamat, no, sa support. Okay. Moving forward, so, dalawa yung titingnan, level of measurement, tsaka yung, ano to, yung purpose. Unahin natin yung level of measurement, no? Alam natin that in stats and in assessment, we have four levels of data. Nominal, ordinal, interval, ratio. Sorry, natatakpan ng mukha ko yung slide. Ayan. Nominal, ordinal, interval ratio. Okay? And as you have learned, okay, nominal is the lowest level of measurement, whereas ordinal is the highest level, ratio is the highest level of measurement. Okay? Ngayon,
just a quick refresher, kung may tanong kayo, sabihin nyo at this point, no? Kasi saglit lang tayo dito, no? Hindi kasi ito yung focus ng topic natin, no? Yung nominal is the lowest level, it can only tell us differences. Okay? Yung nominal is, kunyari, gender, what else, biological sex, religion, course, degree, ano pa ba, place of origin, province, yan yung nominal. In nominal, yung variables mo or yung categories mo are all treated to be equal. Okay? In relation to that, yun namang ordinal, which is very similar to nominal. Sa ordinal, categorical pa rin siya, pero there are rankings. Okay, meron siyang ranking. For example, small, medium, and large. Or sa ML, yung ranking ninyo, what, I don't know what's the term that you use. Di ba yung mga mythic, yung mga ano ba yung gold, silver. Meron mga ganun, no? Gawa-gawa ko rin gold, silver na yan. Basta you get the point. No, kung ano yung ranking mo sa ML, it shows order. May tama, sa ordinal, may tamang pagkakasunod-sunod. Kunyari, ano yung ranking mo sa trabaho? Ano yung ranking mo sa military? Ano yung ranking mo sa yung tier, no? Yan yung tier, no? Ano yung ranking mo sa Air Force or whatever? So, ganun sa ordinal. Kunyari kung general ka, you're a high rank compared to a corporal, a sergeant, no? A sergeant, no? A private and so on. Ganun sa ordinal. In terms of ano pa ba, sa tunay na buhay, ano pa ba yung mga ordinal? Kunyari, socioeconomic status, katayuan sa buhay, there's a proper order. 'Di ba? Merong very poor, yung sabi nga ng gobyerno, kumikita ng less than 10,000 monthly, merong mga nakakaangat ng konti sa buhay, we have the lower middle, the middle class, the upper middle, mga mayaman, and so on. So, yun yung ordinal. May tamang pagkakasunod-sunod. The same can be said for year level. First year, second year, third year, fourth year. Ganyan sa categorical. Okay? Yan. Ngayon, meron ding interval and ratio. The only difference is that kung meron bang absolute zero or wala. Okay? Once again, I will mention na if you listen to our discussion last night, yung mga score na nakukuha natin in a psychological test are commonly treated as interval data. Pero yung Likert scale, ulitin ko, yung strongly disagree to strongly agree, ordinal siya technically. Pero kapag tinotal mo, kunyari, ilan ba yung score mo sa isang quiz or sa isang psychological test, it's treated as interval. Okay? Interval siya na maituturing. We also talk about ratio, pero rarely in psychology, no? Kasi yung ratio, mostly sa mga physical sciences. Kunyari, sa engineering, sa physics, ganyan. Kaya I rarely mention ratio. Kumbaga kung gets mo na kung ano yung kaibahan ng interval ratio dun sa nominal ordinal, kumbaga for me, enough na yun. Okay? Ayan. May mga tanong kayo, no, so far? Okay? While you're thinking of a question, let me show you kung ano yung differences nila. This is from Wikipedia. No, nang hiram lang ako ng picture. Kunyari, if you search the internet, what are the channels sa YouTube that we consider as the best, pinakasikat? No? So, Wikipedia generated this list months ago. No? Ayan, number one, si T-Series. Number two, Cocomelon. Di ba? Hindi ko in-expect na siya yung number two. Okay. Yan, di naman kasi ako nanonood ng Cocomelon. Sony, India, Mr. Beast, PewDiePie, so on and so forth. No? Yung ranking, this is ordinal. Okay? This is ordinal kasi ranking siya. Pero anong, bakit yung interval mas maganda sa ordinal? The same with ratio. Bakit yung interval and ratio superior compared sa ordinal and nominal? Kasi yung ordinal, ang kaya lang na ibigay sa atin yung ranking. Pero kulang yung data. Kunyari, gusto ko malaman, okay, sige, number one si T-Series. Pero gusto ko malaman, ilan yung subscribers talaga nila. Okay? I think talking about the number of subscribers gives us more information compared dun sa ranking nila. And the number of subscribers is
ratio. Diba? Kung wala kang subscriber, tingnan mo yung channel mo. Kung wala kang private account yan, zero subscribers, zero. No? Zero means wala. So, ganun siya. Subscribers is ratio. An paano naman yung brand channel, no? Kung tama yung pagkakaintindi ko, yung brand, kunyari mga Adidas, Nike, no? Kunyari may YouTube channel sila, yun yung brand. Tama ba ako? Tapos kung personal, no. So, kung brand channel ka or not, I think this falls under nominal. Diba? So, you see, no? The levels of measurement can all be seen in this table. Siguro wala lang interval, no? Pero we see here, ordinal, nominal, and ratio. Okay? Tingnan natin, no? Yung ratio po ba yung may unit of measurement? Most of the time, yes. Isip nga kayo, sa psychology ba, do we use units of measurement? Parang bihira, parang hindi masya, parang more physical sciences, no? So, I would agree with you on that, your next RPM. Madalas kapag may units like kilometers, no, speed, velocity, mga ganyan, no? It's more of ratio rather than interval. Yan. Okay? Do you have questions, no? Kasi, no? So that I have to make sure na gets nyo to before we move on to the statistical analysis. Okay? Now, I think this is the last part for the intro part and then punta na tayo sa analysis. Yung Kelvin, ito ay pang-measure ng temperature. I think it falls under ratio. Okay? Yeah, I think it falls under ratio. Ngayon, now that gets na natin yung levels of measurement, for the rest of the lecture, you will hear me use the terms categorical, okay, and continuous. Kasi in psychology, actually, I rarely hear people, o ano yan, nominal, ordinal? Yes, siguro sa undergrad stat class, I hear that a lot. Kasi tinuturo ng teacher. Pero, sa grad school level, madalas, ang usapan lang, ano ba yung variable mo? Categorical ba yan or continuous? Okay? So pag sinabi natin categorical, if it includes nominal and ordinal. Whereas kapag sinabi natin continuous, it includes data na interval and ratio. Okay? In basic mathematics, in senior high mathematics, pag sinabi natin categorical, okay, groupings ito. Either, kunyari, lalaki or babae ka, that's categorical. Matangkad or maliit, yun categorical yun. Okay? Psych or non-psych, categorical yun. Anong course mo, that's categorical. Okay? On the other hand, pag continuous, mini-measure. Hindi ito grouping, mini-measure ito. Kunyari, a variable can be categorical and continuous. Depende paano mo siya mini-measure. Or paano mo siya tinitreat. Kunyari, ang usapan natin, height. Kung susukatin natin yung height mo, that's continuous. Kasi may measure. Ano height mo? Kunyari, sabihin mo, I'm 165 centimeters. Yun, that's continuous. Pero, if we talk about height na, anong ka, matangkad or maliit? No? Either or, tall or short, that makes it categorical. Tanong, no? So, yung height pala pwede maging categorical or continuous. Now, before we move on, my question is, between the two, which of them provides us more information? Yung continuous o yung categorical? What do you think? Categorical is either you're short or tall, young or old. Continuous, on the other hand, in terms of height, anong height mo? In centimeters. In terms of age, ilang taon ka na. So which of them do you think provides us more data? Very good. Yung continuous. Yan. Okay? Kaya siya superior in terms of level of measurement compared to categorical. But anyway, kung gets niyo yung difference ng categorical continuous, nagets niyo ba? Nakafollow ba kayo? Okay? Madali nang ma-absorb yung statistical treatment. Lastly, okay? So yan, no? Para ma-visualize natin when we say categorical, parang ganito siya, no? You belong to one of these groups. Group 1, group 2, group 3, group 4. Ano yan? Kunyari, ano, no? In an experiment, kunyari,
experimental side, I will assign you to one of these groups. So whether you're in group 1 or group 2, that's categorical data. Okay? On the other hand, when we say continuous data, it's not grouping. Rather, yung continuous, na-measure mo yan using a psychological test. Nagpapa-answer ka ng questionnaire. Gumagamit ka ng scale. Tatandaan niyo sa thesis, basta gumagamit ka ng scale, kunyari variable mo, life satisfaction. Variable mo, kunyari depression. Okay? Tapos sabi ng panelist, how are you gonna measure depression? Gagamit po kami kunyari ng depression scale. The number you will get from that is a continuous data. Okay, so tatandaan, every time gumagamit tayo ng scale na psychological test, most of the time, ang kalalabasan niya is a continuous data. Okay? That's the end of the intro part. Dadaanan na natin yung mga stat treatment. Pero to clarify, wala tayong demo tonight. No? Sabi lang naman natin, we are going to go through the treatments. Pero hindi ko muna i-demo for the interest of time. We can do that on a separate occasion. Ngayon, yung usapan lang natin, when are we going to use a certain treatment? Yun lang yung objective natin. Okay? Sige nga, I think my heart reacts sa live chat, no? Can you give me a heart? Ayan. Kagabi di ko to napansin, no? Kasi sa StreamYard, I can't see it. Pero sa YouTube, meron. Ayan. Thank you. Yung continuous po ba is... okay. I rarely use Ralph the term discontinuous, pero kung hindi siya continuous, I think that makes it categorical. Okay, but we can just, to avoid confusion, gamitin na lang natin yung term na categorical or continuous. Sige, no? Ayan. O practice. Tell me if categorical or continuous. Kunyari, sa isang thesis, you were asked, anong year level mo, no? Is that continuous or categorical? Mali ito, no? I hope di ka naman. I mean, I have to clarify this. Most psychological variables are interval, not ordinal. Okay, I have to clarify this. No? If you check the textbooks, most psychological variables are interval rather than ordinal. Kunyari, no? Kasi nga kapag nagpa-test ka, yung data na nakukuha mo dyan is treated as an interval data. Pero yung Likert scale, yung item, okay, yun yung ordinal. That makes it correct. That makes your concern correct, yung per item. Pero kapag total na, that is already interval. Okay. Yan. Year level, yan. Categorical, yan. Okay. Kunyari, nag-answer ka ng... Or kunyari ganito, nag-take ka ng Raven's Progressive Matrices. Tapos ang kinalabasan yung IQ mo, 112. O ano yung 112? Okay. Ito magandang sagutin to, no? Pero hintayin ko yung sagot nila dun sa IQ. Hindi, sige. Well, sagutin ko na lang muna. Kung titingnan mo your next RPM sa libro ni Cohen, sasakit ulo mo dahil yung IQ, ginamit niya na example in both ordinal tsaka continuous. Interval. Napansin niyo yun? I don't know kung napansin niyo yun. No? Marami nagtanong, ba't ganun? Kakagamit mo lang na example ng IQ dun sa ordinal tapos gagamitin mo rin siya sa interval. So let me clarify. No? Bakit sabi ni Binay, IQ is ordinal? Okay, ganito siya. No? IQ can be ordinal or interval. Depende paano mo siya tinitreat. The IQ score, to answer, the IQ score is continuous. Very good. So, ganun siya nagiging interval. If we're talking about ilan IQ mo? 100, 110, 85, 95. Yun yung continuous. Kailan siya nagiging ordinal? Kapag ginawa mo siyang ganito. Ano yung IQ mo? Normal, above average, mildly gifted, moderately gifted, highly gifted, below average, mild intellectual disability, moderate intellectual disability, severe and profound intellectual disability. Okay? So, in summary, thank you RPM soon, no, for summarizing what I said. Ganito siya, nagiging ordinal, ganito siya nagiging interval. If the score itself
it's interval. Pero kung ginawa mo siyang categorical, mild, moderate, severe intellectual disability, ginawa mo siyang normal, above normal, gifted, gano'n siya nagiging ordinal. Kaya kung nalilito kayo dun sa libro, yun yung sagot dun. Depende paano mo siya tinitreat. Okay, sige nga, bigyan niyo ako ng heart again, no? If you think we can move on to the next part. Yan, sige. Okay, sige. Let's go now to the treatment. Okay? May mga mauulit ako na topic last night, pero hindi ko pagtatagalin kasi nga na-discuss ko siya last night. Okay? Magtatagal tayo sa t-test and ANOVA. Okay? Pero since comfortable tayo with correlation, we start with this. But since yun nga na-discuss ko siya last night in great detail, I will be much faster tonight. Wala akong demo ngayon. Okay? Anyway. So, kailan gagamitin si Pearson R and si Spearman's... Okay, kailan gagamitin si Pearson R muna? Okay. Teka lang, baka kasi malito kayo. No? Let me fix something sa slide first. Mali lang yung placing kasi baka pagka-screenshot nyo, magtaka kayo bakit ganito, no? Okay. Wait. Okay, tapos na. Let me share it again. Percent. Share screen. Okay. Yan. Alright. Teka lang, loading pa on your end, so hintayin ko lang. Yeah, kita na, no? So, okay, ito, magandang tanong ito, no, ni KB. Sir, same lang po ba yung categorical and discrete? I rarely use the term discrete in psychology kasi more of mathematical siya. Pero yes, oo, yes. Pwede rin siyang gamitin when we're talking about categorical. Okay. Pero kasi sa totoo lang, kaya ayoko nang i-touch ito masyado, KB, dahil may mga interval and ratio rin kasi na pwedeng maging discrete. Eh. Alam niyo kung kailan. Kunyari, ilan kapatid mo. Di ba yun, ratio yun. Kasi kung wala kang kapatid, sagot mo doon, zero. Pero kung tatlo yung kapatid mo, ano siya eh, that's treated as a discrete variable. So, for me to avoid confusion na lang, I no longer include discrete, no? In my discussion kung psych stats. Rather, I just focus on dun sa continuous and categorical. Kasi yun yung ginagamit na terminology sa psych research. Pero good question. No? Yan. Sige. Now, going back. The first thing we'll talk about tonight is correlation. Kailan gagamitin? Unahin natin yung Pearson R. Once again, as mentioned last night, you use Pearson R when correlating. May kinalaman ba yung dalawang variable sa isa't isa? Kunyari, may correlation ba yung board exam stress with your depression? Yung bang mga na-stress sa board exam are more likely to experience depression? Or is board exam, is review burnout correlated with self-efficacy? Bumababa ba yung self-efficacy nyo kapag may review burnout? So, in order to answer those questions, we use correlation. And why did I say na it may fall under Pearson R? Okay? Si Pearson R kasi, kaya siya yung pinakaginagamit madalas sa psychology, it's because the assumption in Pearson R is that the variables should be continuous. Hindi ka pwedeng mag-Pearson R kung categorical yung isa. Pearson R only applies kapag yung data continuous. Meaning, every time magko-correlate ka, yung data na kinuha mo, dapat na-measure mo siya using a scale or an instrument or a test. Kung categorical siya, hindi mo siya pwedeng i-correlate. What do you mean pag dalawa? Kasi dalawa is, what do you mean? Dalawang categories ba? Or pag yung dalawa, okay, tama, okay, gets ko na. So, ako yung slow, no? Hindi, ako yung slow, sorry. Pag yung dalawang variables po continuous, that's correct. Yan, kapag parehong continuous, actually sa correlation, hindi lang dalawa. It can be
marami. Pero yung pinaka-basic dalawa. So kapag parehong continuous, you use Pearson R. So kaya siya yung pinaka-ginagamit sa psych research. Okay? Kasi nga, no, kasi nga, kunyari, validation, di ba sa convergent validity, is the test correlated with another test? Kung parehong test yan, yung data na makukuha mo dyan, parehong continuous. Kaya Pearson R yung gagamitin mo. Okay? Kunyari, may relationship ba yung parenting na naranasan mo with your life satisfaction right now? E di bigyan kita ng scale, bigyan kita ng test that measures your the parenting of your parents. I-rate mo sila, no? Kung gaano sila ka-authoritarian, gaano sila ka-authoritative, gaano sila ka-permissive. Tapos titingnan natin yung life satisfaction mo by administering a separate test that measures life satisfaction. Then tsaka natin i-correlate. So sa thesis, kumbaga, for every variable, there's a test or a scale that you will be using. And the scale will yield a continuous data. And kapag yung data mo continuous, dun mo siya pwedeng i-correlate. Okay? Yeah. Kaya madalas ang ginagamit sa psychology, Pearson R. Kasi nga, going back to the basics, most variables are treated in psychology as interval which is under continuous. Ayan. Ang kaibahan lang niya with Spearman-Rowe is that kapag isa or parehong variables mo ordinal. To be particular, ayaw kong gamitin yung categorical kasi particular si Spearman. Gagana lang siya kapag ordinal. Okay? Kunyari, as mentioned last night, yun bang rank mo sa school is correlated with your rank in the board exam. For example, yun bang graduate with a rank of, kunyari, no, highest honors, sila rin ba yung mga mataas ang rank sa board exam? Yun bang mataas yung rank sa review center, yung mga nagtatop sa top 10? Sila rin ba yung top 10 sa board exam? In that case, you will use Spearman's Rowe or Spearman-Rowe. Okay? So you correlate rank to rank data. Okay. So doon mo siya gagamit. And this is correct. Later, we will touch this sa conclusion. Pearson R is parametric. Spearman-Rowe is non-parametric. Okay. May tanong kayo about Pearson R and Spearman-Rowe? Okay? Just let me know. For those na wala last night, no, let me just give a quick refresher. Tatandaan natin in correlation, it tells us if there's a positive or negative correlation between the two. For more details, you can check the video from last night. Pero once again, pag sinabing positive correlation, as one increases, the other increases as well. So pareho sila ng direction. Kunyari, the higher the job satisfaction, the higher the life satisfaction. Yun yung positive relationship. Whereas, in a negative relationship, pag tumaas yung isa bumababa. Kunyari, the higher the depression, the lower the happiness. So, paano natin, kunyari, sir, ang research ko, depression and happiness, paano ko siya gagawin? As your thesis advisor, I will tell you, una, humanap ka ng scale that measures depression. O, pwede mong gamitin yung DAS, depression subscale ng DAS. Tapos, humanap ka ng scale that measures happiness. Then, i-correlate mo. Ganun mo siya gagawin. Lagi ko sinasabi, tatandaan niyo to, lagi ko sinasabi sa students ko, in RGO, in the school, kapag mako-correlate ka, dapat may scale ka. Kasi kung hindi mo na ma-measure yung data mo, paano ka mag-correlation? Okay? And remember, if the correlation is strong, it's closer to 1. If it's weaker, it's closer to 0. Ayan. Niremind ko lang yung group about this, pero hindi ko na siya i-discuss in great detail because na-touch na siya last night. Para ma-discuss pa natin yung iba. Ayan, past 8:30 na, so para ma-discuss ko pa yung iba. No? But anyway, ito yung sample namin last night. No? Correlated ba yung IQ sa college grade? O ba't pala Pearson R yung ginamit natin kagabi? Kasi, una, paano mo i-measure yung IQ? E di mag-administer ka ng IQ test. Kunyari, Ravens. Or kunyari, kung masosyal ka, kung RSA ka, gamitin mo yung Waze. Di ba? Mag-Wexler ka, di ba?
Hindi lang Ravens, no, nag-Wexler talaga. Tapos nakuha mo yung overall IQ. Tapos yung college grade, paano natin i-measure yan? Well, we can ask them to answer the question, ano yung grade mo, or you can ask to access their report card or their grades in the portal. Anyway, both data are continuous. Diba? So, both, no? Both, if both data are continuous, you can use Pearson R. Yeah. And ano nga ulit yung result sa analysis natin kagabi? We found out that there is a positive correlation between IQ and college grades. No? Meaning, the higher your IQ, the higher the college grades. Okay? At least, this is just a sample study, by the way. Now, disclaimer, this is not based on a real study. Example lang yan sa libro. Okay? Pero ayun siya. Now, that's for Pearson R and Spearman Rho. Tatandaan, Pearson R, if you're correlating two continuous variables, Spearman Rho, if you're dealing with two or more, no, ordinal variables. Okay? Ayan, no? Ano yung malabo yung explanation ko o yung pina-flash ko sa screen? Ayan, no? Okay. Medyo, anong malabo? Or medyo blurred ba? No? Okay. Questions, no, at this point before we move on, mag-entertain na ako ng questions. Medyo blurred on your end, no? Ba't kaya? Hindi ko alam, no? Pero can you see what I'm presenting? No? Naglo-low quality ba yung ano ko? Okay. Ayan. Anyway, as a screen, kala ko yung in-explain ko. Pwede mo siya gawing ano, higher quality picture dun sa settings. Yan. Okay. Ako hindi ako masyadong gumagamit kasi ng Pi Tetrachoric. Okay. Pero alam ko kapag ano yan, you're dealing with, what do you call this? Yung mga may dichotomous. Tetrachoric. Tetrachoric is, ayan, when you're dealing with binary variables, pag sinabi natin binary, it means dalawa lang yung possibility. Okay. So yun yung mga, ayan, bihira na yung gamitin sa totoo lang. Yung mga dinidiscuss ko, yung mga commonly used ones. Ayan. Okay. Ayan. Other questions, no? Okay. Ako kasi when correlating nominal, I would rather use chi square. Ayan, chi square, no. Kapag nominal, no. If Spearman is rank correlated to rank, Pearson is continuous to continuous. And when we say continuous, interval to interval or ratio to ratio. Yung tetrachoric is two artificial dichotomous. For example, ito yung pwede dyan. No? Nag-iisip ako ngayon mismo. No? So yung pwede dyan, kung two artificial dichotomous, kunyari, Catholic, Christian and Christian, that's an artificial dichotomy kasi hindi lang naman yun yung possibilities. Pag sinabi kasing non-Christian, maraming possibilities. So that's an artificial dichotomy. Christian and Christian, tapos, ano kaya ang pwedeng outcome natin? Tulungan niyo ako mag-isip, no? Christian and Christian, tapos isip kayo ng maganda outcome, no? Okay. Ano bang maganda? Or, sige, pwede naman natin psychology and non-psychology. Ganon, no? Psychology and non-psychology. Yan, artificial dichotomy yun. Ano bang maganda outcome doon? No? Nag-iisip ako, no? Okay. Psychology and non-psychology, tapos, wala akong maisip na magandang outcome variable ngayon, no? Ba't ganun yung neurons ko, no? Ayan. Pero sige, sagutin na lang natin to, no? Bakit, sir, yung pass or fail artificial dichotomy? Kasi, kunyari, sabihin natin pass or fail, kunyari, pass. Marami kasing possibilities yung pass, eh. Yung 85, pass yun. 75, pass yun. 95, pass din yun.
So maraming possibilities. The same applies for Christian and non-Christian. Pag sinabing non-Christian, it's a false dichotomy as to non-Christian kasi ang daming pwedeng categories under non-Christian. The same for, you know, di ba? Okay? So ayan. Sige, kung may maisip ako magandang may nakita ako online pero kasi ito I don't think counted ito, no? Sige, kapag may maisip ako maganda outcome variable, no? Sa tetrachoric, no, for an artificial dichotomy. Kunyari ganito. Napakapangit na example, no? May nakita ako example, no? iPhone owners or not iPhone owners. That's an artificial dichotomy. Okay. Ay, naka-off. Sorry, naka-off ako. Ayan. Example. No, example can be rich versus poor. Yun yung isa mong variable. Artificial yun, ha? Kasi ang daming categories under rich or poor. Tapos, yung outcome variable mo, yung isa mong variable can be iPhone owner, non-iPhone owner. Ayun, pwede mo yun gamitan ng tetrachoric correlation because both are artificial dichotomies. Nagets ba yun? Can you give me a heart? No? If okay ba tayo with that? Yan. Okay. O yan. Tapos na ako sa Pearson R. No? Pag move on na ako sa next one. No? May tanong ba kayo so far? Okay. Sige. Yan. Okay. Moving forward. Okay. Kung may Pearson R, of course, we also have regression analysis. And sa regression analysis naman, let's remember, just like I've mentioned from last night, like what I mentioned last night, yung regression compared to correlation, ginagamit mo siya to make predictions. And just like correlation, let's focus on sa baba kasi na-discuss ko na kagabi yung first two. In regression, the variable should be continuous. Parang correlation lang. Kung magre-regression ka, dapat continuous yung variables mo. Okay? At yung kaibahan ng simple versus multiple is, ilan ba yung independent variables mo? So sa simple, isa lang yung independent variable. Okay? If you remember kagabi, we had this analysis using the same data from correlation. Meron bang effect yung IQ mo dun sa college grade mo? Kung mas matalino ka ba, mas mataas ba yung grades mo sa college? Di ba yun yung problem natin kagabi? And then this was the result we generated. And remember, our conclusion was, okay, if we look at the estimate, it's 0.60. The standardized estimate is 0.75. Parehong positive, di ba? So yung interpretation natin, as IQ increases by 1 point, college grade increases by 0.6. So every time tataas yung IQ mo ng 1 point, yung grades mo tataas by 0.6. There's a positive relationship between the two. Meaning IQ positively predicts grades. I'm no longer using the term correlation. I'm now using the term predict. Okay? So if we're going to illustrate it, ganyan siya. Okay? Yung IQ score, papataasin niya yung college grade mo by 0.6 for every 1 point increase. And bakit simple regression ito? No? Bakit simple regression? Kasi, una, isa lang yung independent variable ko. And remember, both variables are continuous. So it's very similar to correlation. The only difference is that if yung correlation, it only tells us gano'ng kalaki yung relationship, gano'ng ka-strong yung relationship. In regression, okay, we are now making predictions. Diba kagabi, if you remember, I showed you how to make predictions in regression. But like what I mentioned in psychology, we don't use regression really to predict. Rather, we use regression to determine gano'ng kalaki yung change dun sa outcome variable ko every time magbabago yung independent variable ko.
If I would like to know, I would like to know po, if to determine the relationship between categorical and continuous variable, what's that treatment to use po? Maraming pwedeng sagot. Depende. Okay? Depende. Give an example. No? Kasi depende siya eh. Okay? Depende kasi siya eh. Baka kasi, akala mo lang, pwede mo siyang gamitan ng correlation, pero baka kasi more of t-test and ano pa siya. Okay? So, think of a good example, then, even the others, I invite you, bigyan niyo ako ng magandang situation na categorical yung IV, continuous yung DV. Tapos, sasabihin ko, ano yung pwedeng gamitin. Hindi pwedeng chi-square, kasi sa chi-square, dapat yung variables mo parehong nominal. Yan. So, hindi mo pwedeng gamitin yung chi-square. Si chi-square, nominal to nominal. IQ, as mentioned, yes, it's treated as continuous. Depende, no? Like what I said earlier. Kapag we're talking about the IQ score, it's continuous. If we're talking about the IQ category, it's ordinal. Okay. Okay, sige. Yan. Bigyan niyo ako ng situation sa related sa question ni Monimar, no? Kasi baka kapag ginawa niyo mas specific, mas masabi ko kung ano yung gagamitin. Alright? Sige. Anyway, after ng multiple regression, t-test, then ANOVA, then mamaya may mga practice situations tayo. I will let you answer kung ano yung gagamitin given the situation. So, huwag kayong BBTO. No? Ayan. Ngayon, when to use multiple regression, it's very similar to simple regression. The only difference is that, okay, here, this time, we are dealing with more than one independent variable. And this was the example last night, the effect, okay, of TV watching, computer gaming, and poor parenting on childhood aggression. Kunyari, sabihin natin, nagpa-survey ka sa mga batang, yung kaya nang sumagot ng survey. Ako grade 4, naalala ko, sumagot na ako ng survey noon. No, anong edad ba grade 4? Basta, no, kunyari ganun, no. Tapos nagpa-survey ka sa bata, no. Ilang oras ka nanonood ng TV sa isang araw, ganyan. Gano'ng katagal ka nagigames? Tapos may mga question ka, no. Ikaw ba ay sinisigawan palagi ni mami? Ikaw ba ay palaging pinapalo? Ikaw ba ay palaging pinapaiyak? Parang ganun. Kunyari, pinasagutan mo sa bata, yon. Tapos, yung aggression, medyo mahirap to isipin kung paano to imimesure kasi yung bata pwede siya mag, baka kasi mag, ano tawag doon, mag-faking, no? Well, alternatively, pwede mo na lang siya iparate sa rater. Meron kang expert rater, then irerate yung aggression ng bata. Pwede ganun. Well, anyways, no? So, kunyari, ito yung study mo. The effect of TV watching, computer gaming, poor parenting, and childhood aggression. Lahat ginamitan mo ng scale. For every variable, meron kang scale. Meron kang pang-measure. Okay? And ang assumption dito, lahat ng variable mo, continuous. Okay? Lahat ng variable mo, continuous. Okay? So, yung TV watching, dapat continuous siya. Gaming, continuous siya. Poor parenting, continuous siya. Childhood aggression, dapat continuous siya. Tapos titingnan natin isa-isa kung may effect sila on childhood aggression. So kapag tinitingnan, kung marami kang variables na binabantayan, kung ano yung effect nila sa outcome variable mo, that's the time you will use multiple regression. Okay. Yan. Kunyari, no? Ito yung isa pang study. O kunyari, ayan, the effect of, ayan, nagpa-survey ka sa mga teenagers, you ask them to rate how their parents raised them. May ganitong questionnaire eh. Meron nun sa Google, i-Google nyo yan, makikita nyo, parenting styles questionnaire. So kung yun yung research mo, ipa-answeran mo lang yan, mamemeasure mo na yung parenting. Tapos, ibayin natin yung outcome variable. Dito kasi aggression, sige, let's say for example, life satisfaction. Okay? The effect of authoritarian, authoritative, permissive parenting, neglectful parenting on life satisfaction, on depression, on ang maraming ganong studies online. Okay? So, in order to know anong klaseng parenting yung nagpe-predict ng depression, ng anxiety, okay?
gagamitan natin ang multiple regression. Ganun siya. So ito yung magandang example, sabi ni Your Next RPM. Ito, an example of categorical and continuous. Kunyari, the effect, the relationship of sex and IQ score. Here's my question. Ano kayang mas appropriate kung ganyan yung research mo? Do you think under pa siya ng correlation or t-test na siya? Kasi baka akala nyo lang i-correlate nyo. Do you think under pa siya ng correlation or t-test? I'd like you to answer that. Yan. Diba? Well, nag-iisip yung iba. Yan. So parang ganito yung itsura ng correlation. Correlation. Multiple regression. Okay. Ayan, so nakita, if you remember, kagabi, no? Yan, yung TV watching, wala siyang effect sa aggression. Computer gaming, meron siyang effect. Poor parenting, meron siyang effect. So kapag ganyan yung study mo, meron kang maraming independent variables. Okay? Tapos meron kang isang outcome variable. Gagamitan mo siya ng multiple regression. Ano pa ba? May study kami political psychology. Yung outcome variable namin, ano to? Democratic citizenship. Tapos, alam nyo kung ano yung predictors namin? Trust in government. Ano pa ba? Importance of democracy. Quality of governance. Yung mga ganun. So pinarate sa kanila ano yung gano'ng kaganda yung quality ng government. Yan. Pinarate sa kanila gano'ng kahalaga for you ang kalayaan. Gano'ng kahalaga for you ang democracy. I mean kalayaan. Ang democracy. Gano'ng kahalaga para sa'yo ang gano'ng kakasatisfied sa government. Yun yung mga pinarate sa kanila. Yun yung mga independent variables namin. Tapos yung outcome namin, okay, activism. So, we found out that, tama ba yung ano, some of those variables I mentioned play a role in activism. Kunyari, the more that you value democracy, the more na pwede kang maging activist. Parang ganun. So yun yung mga findings na naaalala ko from one of our studies. Yan. Very good. In relation to my question, and this is my last slide for regression. Kung may tanong kayo, this is the time to ask me. Yeah, t-test na daw. That is correct. Kung IQ and sex, no, male-female, hindi na yung correlation. Okay? Sir, pwede rin ba i-point by serial? Pwede rin. I don't want to look like a nerd in front of you. Pero kasi, yung point by serial, if you do some magic in statistics, it's just the same with t-test. Okay? I-share ko sa inyo, no? Mukha na akong nerd, alam ko. Ganun na ako ka-nerd, no? Pero, may papakita ako sa'yo. Inyo, I mean, convert correlation to t-test. Eh, ano yan eh? Di ba sabi natin pwedeng gawing t-test? Okay? Eh, sir, bakit? Pwede rin ba siya gawing correlation? Pwede rin. No? Hindi ko lang makita yung formula ngayon, pero tinuro sa amin yan sa grad school. Okay? Yung result ng t-test, pwede mo siyang i-convert sa point by serial correlation. So basically, it's just the same. Ako, I would just say, iti-test mo na lang. If you will do point by serial, you will get the same result. Yan. Alala ko yun, no, from one of our stat classes. Yan. So parehong tama, no? Pwede ka mag-point by serial, pwede ka mag-t-test. So both are correct. Hinahanap ko, di ko makita. No? Pero yeah, I remember that may isa kaming lesson. Kumbaga, kung magtititest ka, pwede mo siya i-convert sa point by serial correlation. Okay. Hindi ko makita ngayon. Pwede makita. Ito ba yun? Convert? Ayan, no? I think this is it. Can you see it? I think this is it. Ayan, no? O, di ba? Yung t-test, yung t, yung nakuha mo sa t-test, pwede mo siyang makuha if you know the Pearson R. If this is the point by serial, the R. R pa rin yung symbol ng point by serial. Kaya mo yung convert sa T. So kung mag-t-test ka or kung mag-correlation ka, you will get the same result. Yan. Okay.
kung ano, ang ganda, magandang tanong to, papunta pa lang tayo dyan. Pero kung male and female, tapos i-compare mo yung IQ, independent siya. Independent titas. Sige. This is correct. T-test na siya because you will compare instead of correlate, no, the sex of male and female. Okay, sige. Yan. Speaking of which, T-test. Second to the last, no, T-test na tayo. Medyo mag-extend data ako. Hindi ko expected to. No? Pero sige lang, no? Huwag kayo aalis kasi mamaya we will have some practice questions. Okay? Practice situations, I mean. Okay. Before I talk about independent and dependent t-test, let me first mention that in research, mayroon tayong tinatawag na between subjects design and within subjects design. Yung difference nila, eto, no? Sa between subjects design, each of the different groups of scores is obtained from separate groups of participants. So, iba-ibang grupo. While in within subjects design, the different groups of scores are all obtained from the same group, also known as repeated measures design. So, kung i-compare ko yung male and female in terms of IQ, ano siya? Between or within? Okay, what do you think? Kung i-compare ko yung male and female in terms of IQ, does that make it a between subjects design or a within subjects design? Between. Yeah, that is correct. Kasi definitely, if you belong to the biological male group, hindi ka na-counted sa biological female group. Okay, making the study a between subjects design. Babalikan natin yan. Kaya kung minention yung between tsaka within, kasi kung gets mo to, madali nang malaman yung type ng t-test tsaka yung type ng ano ba. Okay? So ano ang purpose ng t-test? Comparing two groups. Comparing two data. Particularly, eto na po yung specifics. Tatandaan, in t-test, the independent variable should be, kanina puro continuous, ngayon may categorical na. The IV should be categorical. So dun sa sabi kanina, no, male, female, and yung IQ nila. Yung male, female, yun yung categorical. The independent variable is the biological sex. While the IQ is the dependent variable, it is continuous. Okay? So gagamitin mo yung t-test kapag sure ka na yung IV mo categorical. Tapos yung outcome variable mo, continuous. Okay? Say for example, para madali, male and female na lang palagi. Male and female, tapos yung outcome variable mo, English proficiency, intention to help people, what else? Life satisfaction, depression score, anxiety score, board exam score. Diba? Yun yung mga continuous, categorical, male, female. There are two types of t-tests, independent and dependent. Independent t-test is used in comparing two independent samples. So basically, you use independent t-test if your design is between subjects. And you use dependent t-test if your design is within subjects. Kasi yung dependent, you compare scores or data that came from the same. Mahilig kasi ako mag-visualize. So, paano natin i-visualize yung t-test? Kunyari, meron kang population A and population B. Our study is about, okay, our study is about teaching method, no? Taught by method A, taught by method B. So, method A, face-to-face. Method B, online. Yun yung grouping, categorical yun. Kunyari, ilan tayo ngayon? 250. Hatiin ko kayo sa two groups. Yung kalahati, lalagay ko sa online. Kalahati, ilalagay ko sa face-to-face. Okay? That's the categorical part. The continuous part is kung ano yung grade ninyo after the semester ends. Okay? So, meron tayong dalawang sample.
no, si sample A at si sample B. Si sample A, yung mga nag-online. Si sample B, yung mga nag-face-to-face. Tapos titingnan natin, sino kunyari yung mas mataas yung score sa final exam. So, ano yung purpose ng t-test? Okay, ano yung purpose ng t-test? To compare. So, how do we, ano ba yung problem natin sa t-test? Kung nag-online ka ba or ka nag-face-to-face ka, malaki ba yung diferensya? Or maliit lang ba? Or walang diferensya? Kunyari, male and female, outcome variable mo, kunyari, help-seeking. No, help-seeking behavior. Sino ba yung more likely lalapit sa psychologist kapag may nararamdaman? Lalaki, babae, or pareho? Yun. So, pwede mo siyang gamitan ng t-test. And here's the way of stating hypothesis in t-test. Yan. The null hypothesis is that there is no significant difference in the dependent variable between group 1 and group 2. Kunyari, there is no significant difference in the IQ of males and females. Group 1 is equal to group 2. On the other hand, yung alternative hypothesis natin is that there is a significant difference in the IQ of males and females. In symbol, that will be group 1 is not equal to group 2. Okay? So, ganun siya. No, gusto niyo ba magkaroon tayo ng separate session for t-test and ANOVA kung paano siya i-interpret? Well, waiting no for your responses. Ask ko lang po, sir, what are the references that you're using? I use Graviter's Statistics for Behavioral Science. Pero for grad school level, you can use Andy Field. Pero you know, anong pinakamahalaga sa stat? Mahalaga, napakalaking yung factor, yung meron kayo mag-explain sa'yo in a good way. No? I know, no, kasi ako, kahit pareho yung libro, mas nagigets ko siya kung na-explain siya effectively na nagtuturo sa akin. Ayan, napakalaking help nun. I don't know if you believe that. Okay. Pero ng board exam, okay, yeah, I read a little bit of Graviter. No? Pero, tandaan, ang mahalaga lang naman sa stats side ng psych assessment is that, alam mo yung purpose. Yun yung importante. Alam mo yung purpose. Nung time, sa ibang time, wala daw eh. Nung time ko kasi merong selecting the right treatment. Not the computation part. No? Pero what matters more is you know when to use it. Nalilito po ako sa between subjects design. If between po ba may two groups, male and female? Yes, separate. Okay? Magkaiba. You cannot be a male and a female at the same time. Ganun siya. Kunyari, kung lalaki ka, sa male group ka, kung babae ka, sa female group ka. Ganun sa between subjects. Then may isa ng group, may isa pang grupo. Yun yung other group. Ganun sa between. So within, isa lang po ba yung subject? Isa lang po ba yung group? Yes. Kunyari, isang grupo lang. Mamaya may sample ako. No? So mamaya ako siya sasagutin in greater detail. Okay. Anyway, I'll skip these parts kasi I think mas maganda kung sa separate demo ko na lang siya pag-uusapan. Ngayon, let me talk about ano to? Ah, next time ito. For next time siya. No? Ngayon, I will talk about ito, no? Kaya nagtanong ako kagabi kung gusto niyo na ba na tonight na yung or kung gusto niyo ba i-next natin yung test development. Actually, yun yung gusto ko, hindi ito. No? Pero dahil marami nag-request ito, ito yung inuna ko. No? Next, bigyan niyo ako siguro ng several days up or isang linggo. Gagawin ko yung sa test dev. Ipe-prepare ko yung material ko. Ang magiging title nun, Statistics in Test Development. Kasi sa board exam, kung titingnan niyo yung TOS na nakalagay doon, kailangan alam niyo yung statistics in test construction. Yan, tama si Gresha. No? This is correct. Yan, if between subjects, there are separate groups of participants. If within, we're talking about the same group of participants. Sobrang hirap po ba ng assessment sa mismo board exam? Tricky is the word. No, tricky. May mga choices na magkakamuka. Okay? Pero ako ginawa ko for every item, nag-sign up the cross ako. Aside sa nag-aral ako, sabi ko, God, ikaw na pong bahala. No? Yun, gumawa na yun. Yun ang pasado ko.
Okay. Ayan. Konting dagdagan mo ng dasal na rin, no? If you're a believer. Ayan. Pero yeah, it's tricky, no? Pero nasagutan naman. Yun yung masasabi ko. Okay. Ayan. Anyway, sige. When to use independent and dependent. Independent, kunyari ganito. Males and females, yan yung groupings. Tapos yung dependent variable, kunyari, score nila sa math. Sino bang mas magaling sa math? Yung bang mga boys or mga girls? Or sino pa mas matangkad? Males or females? Okay? Sino ba yung mas mataas yung depression? Males or females? Ganyan sa independent samples. On the other hand, in relation to RPM August's question, okay, yun namang dependent kapag isa lang yung grupo. Kunyari, isipin nyo yung branch ninyo. Kung saan ka nag, kunyari, kung saan ka face-to-face or yung block ninyo sa home base. Tapos, gusto malaman kunyari ni RGO, gumaling ba yung students? Ang pwede natin gawin dyan, using the data in the Google Forms, we can look at your diagnostic exam scores. And, i-compare natin to your pre-board, titingnan natin kung tumaas or bumaba. Ganon yung dependent samples. And we're talking about the same group of people. We're not talking about branch 1 versus branch 2. Hindi siya ganon. Independent samples, we're talking about the same group of people. So very good, no? Ang isang magandang example will be kapag before and after. By the way, another term for dependent samples t-test is paired t-test. Tapos na tayo sa t-test, then last part na ANOVA, then may conclusion na lang ako nung discussion, no? Ayan. Give me a heart if you were able to follow so far. And this is also a good time to ask questions. Oh, sir, paano ito gagamitin sa test development? E di ganito. Kunyari, gumagawa ka ng test that measures depression. Kunyari, MMPI, binigay nila sa mga nasa mental hospital. Then binigay nila sa general population. Gusto nila malaman kung nakaka-measure ba talaga yung test ng depression. E di dapat, yung mga may depression, significantly, mas mataas yung score nila compared dun sa mga nag-answer na walang depression. Ganun mo siya gagamitin in test development. Pero Craig, yes, pwede naman, pero ang recommendation kasi ni Cohen sa test retest, gagamitan mo na ang Pearson R instead of t-test. Yeah, pwede naman, no? Pero it's more, ang recommendation more of ano siya, more of Pearson R. Dalawa lang po ba talaga ang groups? Yes. Hindi na pwedeng more than two. Kasi that's already for ano na siya, for ANOVA na. Yung mga, yung mixed design for ANOVA na ito. No? Medyo advanced na ito, no, Miguel. No? So speaking of ANOVA, let's talk about the last topic. O diba, title slide pa lang. Kung pre-test and post-test design, yes, pwede siyang gamitin, ang pwede mong gamitin is within is dependent samples t-test. O kunyari, may mga nag-work na ba dito? Meron ba dito nasa HR? No, kaway-kaway sa mga nasa HR. Kunyari, nasa HR ka. Tapos sabihin sa'yo, gusto nating malaman kung gumana ba yung training. Sabi sa IO, para malaman kung gumana yung training, magpa-test ka before and after. So, if that is the data that you have, you would have to use dependent samples t-test to know kung may natutunan ba yung mga tauhan mo after attending the training. You will administer the same test to them and you have to check if they got a higher score. So, ganun mo siya pwedeng apply in psychological research. Diba? Yan. Diba? Okay. Sige. Last topic. ANOVA. Title slide pa lang, alam niyo na what this is, you know, what's the purpose? Comparing three or more groups. Analysis of variance. So, starting with the overview. So, kung sa t-test, dalawa lang, sa ANOVA, pwedeng more than two. Kunyari, population 1 versus population 2 versus population 3. Meaning, treatment 1, treatment 2, treatment 3.
Okay? Tapos i-compare mo, ano yung pinaka-effective na treatment? Kunyari, cognitive behavioral, psychodynamic, and ano pa ba maganda? Family therapy. Kunyari, ganun. Anong pinaka-effective? So, pwede mo siyang gamitan ng analysis of variance. So, yung purpose ng t-test at ANOVA is to compare. Tapos na tayo sa correlate, we already talk about that in Pearson R. So, yung relationship yun, Pearson R regression relationship. Ito comparison. T-test and ANOVA are used to make comparisons. And the assumptions are, kailan siya gagamitin if the independent variable is categorical and the dependent variable is continuous. So, parang t-test. Oh, the only difference is the number of groups. And in terms of complexity, ANOVA is much, much more complicated. Okay? Mas mahirap siyang interpret. Kaya nga sa isang stat class, unang ituturo ang t-test, ipapa-absorb sa estudyante, kapag gets na, that's the time you introduce ANOVA. Okay. Ayan. Kung nag-wonder kayo, sir, sa mga naturo mo, anong favorite stat treatment mo? My favorite is regression. So kung makikita niyo yung mga published studies ko online, parang wala ni isang study ang hindi gumamit ng regression. I'm a fan of regression analysis. Okay? Anyway, okay. So may dalawang klase ng ANOVA. Independent ANOVA, minsan wala na yung word na independent. We just call it ANOVA. Independent ANOVA is used when the participants perform in only one condition. Or let's simplify that. If iba-iba yung participants in the groups. Okay, yun yung ginagawa sa independent ANOVA. Kumbaga, between subjects design ito. Pero, if the participants perform in all conditions, kumbaga paulit-ulit lang yung participants mo, that's a repeated ANOVA. Under po ba ng regression yung t-test and ANOVA? Hindi, iba na ito. Iba na ito kasi yung regression prediction siya. Closer siya sa Pearson R. Itong t-test ANOVA, test of comparison ito. So, iba siya. Malayo siya. Okay. Let me help you visualize ANOVA. Okay. Kunyari ito. Visualizing the independent one-way ANOVA. Kunyari ganito. P means participant. Sa control group, meron tayong 10 tao. Sa Sinovac group, nandiyan si participant 11 to 20. Meron din tayong AstraZeneca group, participants 21 to 30. Meron tayong Johnson & Johnson group, participants 31 to 40. Meron tayong, ano pa bang brands out there? Pfizer group, participants 41 to 50. Okay. Ako may mga client ako na hindi psych. Kunyari ganito, iba-iba yung pinakain nila kunyari sa iba-iba kunyari yung fertilizer. Tapos titingnan nila kung tumaas ba yung halaman, kung tumubo ba. Okay? So yun, pwede mo yung gamitan ng ANOVA. Kunyari ganun yung study mo. Anong klaseng fertilizer ang pinaka-epektibo? Yan. Anong klaseng pagkain sa manok ang pinaka-gumagana? Anong klase? Ito, vaccine. Ano kaya maganda outcome dito? Hindi ako med, no? Pero kunyari antibodies. Sino sa tatlong to, control group, Sinovac, AstraZeneca, yung may pinakamaraming antibodies. Yan. And in this design, iba-iba yung participants mo. Kung nasa control group ka na, hindi ka na pwedeng mag-appear sa Sinovac and sa AstraZeneca group. Okay? Ayan, kararating lang ni Anya, no? Okay? Later pa yung one-way, two-way. Later siya. No? On the other hand, so one-way repeated measures ANOVA in all, when I say conditions, some way ginagamit siya synonymously with groupings, although not all the time. Okay? Pag sinabi nating one-way repeated measures ANOVA, in the different conditions, same lang yung tao. Kunyari, enhance ko lang yung example kanina. 10 students, nilista natin yung score nila sa diagnostic exam, sa drills, and sa pre-board exam. Titingnan natin kung ano dyan yung pinakamataas nila. Is it the diagnostics, the drills, or the pre-board? So,
to make a comparison, we can use ano. Okay. Okay. I think ano siya, no? Matagal-tagal na rin siya kasing ano tawag dito, napag-usapan, no? I think last year pa. So, yeah, kaya para lang siyang biglaan, pero nag-ano sila kasi, ang tawag doon, nag-hearing sila last year, no? I think karamihan lang sa inyo hindi naka-attend, kaya kumbaga late na nalaman ko ano yung mga changes. Yan. Okay. Anyway, sige, magpakita na lang ako ng example. Okay, this was based on a real study. Ginamitan ito ng one-way ANOVA. Okay. May tatlong grupo. Naranasan niyo ba experimental psych? Napakasaya nun ng college na experimental psych. May tatlong grupo. Yung una, pinainom ng grape juice. Yung pangalawa, pinainom ng konting alak. Yung pangatlo, nilasing. Tapos, yung study nila, sa tatlong grupo, sino dyan yung maraming bangga in the driving simulator? Okay? Yun bang uminom ng grapes, yung uminom ng alcohol, ng konting alak, o yung nilasing? Let's call them group A, B, and C respectively. O sino sa tingin nyo dito yung pinakamaraming bangga, no? In the driving simulator? Si group A, si B, or si C? Yun yung study nila, no? Grape juice, konting alak, and nilasing, no? Sino yung pinakamaraming bangga in the driving sim? Siyempre, no? Yung group C, yung lasing, di ba? So yan, pwede mong gamitan yan ng ANOVA. Okay, we can do the analysis next time, pero ito yung naging results. Okay, ito yung naging result, no? Tiningnan yung average number of mistakes in the driving simulator. Yung uminom ng grapes, 5.83 mistakes, malapit sa 6. Yung uminom ng konting alak, okay? Yes, medyo mas marami silang bangga, but hindi siya nalalayo sa placebo. Pero yung lasing, they made an average of 10 mistakes in the driving simulator. So this means that those who drank a lot of alcohol are more likely to make mistakes than those who drank a small amount of alcohol and those who drank grape juice. Okay? So yun, dahil tatlo yung grupo, placebo or grape juice, low alcohol and high alcohol, categorical siya, and then the outcome variable is the number of mistakes, which is a continuous variable. Kaya ANOVA yung ginamit. Okay? To end this part, visualization, kapag independent ANOVA, kapag ANOVA lang, kapag walang repeated measures, parang ganito. Kunyari, yung outcome mo, depression. Tapos ito yung groupings mo. CBT, medication, control group. Ganito yung mga studies sa ABSAI kung mapapansin ninyo. Kung magbabasa ka ng ABSAI, titingnan mo yung intervention. Pinapakita, what is the best treatment approach? Para malaman kung ano yung best, ginamitan nila yan ng ANOVA. Okay? Can we calculate the data manually? If we're talking about research, pwede naman. Pero if you ask me, ano na lang? Ano tawag dito? Software na lang. Yeah. Okay. Alright? So anyways, going back. So ito, kunyari, ito yung sinabi sa board exam. Sabihin, no? May tatlong grupo. Yung una, nag-CBT. Yung pangalawa, medication. Kunyari, no? Binigyan sila ng antidepressants. Yung pangatlo, walang treatment. Tapos, ang ginawa, after some time, pinag-answer sila ng DAS, Depression, Anxiety, and Stress Scale. Tapos titingnan natin, sa tatlong to, okay, anong grupo yung mataas yung depression, anong grupo yung mababa yung depression. Pero remember, there should be different groups of participants. What about the distribution of data? I think we can discuss this, no? Maya-maya, no, later, when we talk about the parametric assumptions. Okay. Yan. And then, on the other hand, in repeated measures ANOVA, okay, same idea. I just adopted yung kanina
in the previous slide, binago ko lang ng konti. This time, instead of comparing different treatment modalities, let's just talk about isang treatment modality now. For example, CBT lang. Okay, CBT. CBT. Tapos titingnan mo, yung bang CBT effective ba siya throughout time? To check the effect, the efficacy, gandang term, yung kasi yung gamit sa psychotherapy, to check the efficacy of CBT, you gather data 3 times. Before therapy, pina-answer mo yung DAS. After 3 sessions, nagpa-answer ka ng DAS. After 6 sessions, pina-answer mo yung DAS. Okay? And we're talking about the same group of people here. You can use repeated measures. Okay. Doon mo siya gagamitin. We're talking about the same group of people and 3 yung data, 3 o higit pang data yung nakuha mo sa kanila. Kasi kung before and after lang, dependent t-test would do the trick. It would be fine na to do dependent t-test. Pero since 3, we upgrade it to repeated measures. ANOVA. Yan. Ganito usually sa psychotherapy, no? Tsaka sa abside, para malaman kung effective ba yung treatment approach. Tinitingnan kung bumababa ba yung depression as time goes by. Dati may client ako, doktor, hindi psych, no? Orthopedic. Tapos, yung pina-analyze sa akin, hindi ko alam paano to, ha? Hindi, I don't know the specifics, pero may tinatawag silang variable na bone union, yun yung nakakabit yung buto. Meron silang ganun. I don't understand paano nila ginawa yun, no? Paano nila measure yun. Pero, ang napansin namin, after operation, 6 months after that, mas nagdikit yung buto nung mga naoperahan. Proving that yung operation na ginawa nila is effective. Di ba ang galing? Hindi lang tayo mga psych ang gumagamit ng stats. Even doctors have to use stats na when they do research. Yeah. Okay. Same groups with 3 scores, repeated ANOVA. Very good. Okay. 3 different groups. With 1 score, repeat one-way ANOVA. That is correct. That is correct. Kung same group, 3 score, repeated ANOVA gagamitin mo. Okay. Pero kung 3 different groups, isa lang yung... let me clarify. 3 different groups, tapos may sarili-sarili silang score. Iba yung score ni group 1, iba yung score... Pero that's the idea. Iba yung score ni group 1, ni group 2, ni group 3. You will use one-way ANOVA. Okay. Other questions? Kasi last part na tayo. Okay. Plan ko 1 hour lang, naging 1.5 hours. Anyway, it's good kasi at least mas na-elaborate. Ito na yung last part. Lastly, as dahil tinanong nyo kanina in the chat, no, sir, what about two-way ANOVA? If you look at the title of the slide, this is it, no? Investigating the impact of 2 independent variables on 1 dependent variable, that's the time you use two-way analysis of variance. So, anong kaibahan niya sa one-way ANOVA? One-way ANOVA, isa lang yung variable, isa lang yung independent variable mo. Kunyari, the type of treatment modality, and depression. The IV is the treatment modality, the DV is the depression. So, ganun sa one-way ANOVA. Sa two-way, 2 yung independent variable mo. And it's very important to understand that the 2 independent variables should be categorical. Bakit categorical? Remember, if the independent variables are continuous, that's not two-way ANOVA. You have to use multiple regression. Okay? So, I remember yung teacher ko sa grad school, ang galing sa stats, lagi niya sinasabi, alam niyo yung regression tsaka ANOVA, iisa lang yan. Ang pinagtatalo lang yan is kung ano yung level of measurement ng independent variable mo. Kung yung IV mo continuous, that makes it regression. Pero kung yung IV mo categorical, that makes it ANOVA. Pero parang magpinsan yan sila. Did you get the point? No, bigyan niyo nga ako ng heart kung na-gets niyo yung point ngayon. Magkamukha yan. Ang naiba lang yung level of measurement. Same lang yung ano yan. Magkapareho yung logic niyan. Okay? Yan. Sige. It's also what we call factorial ano. Bakit ko sinabi a type of factorial? Marami kasing factorial ano ba? That I don't want to touch kasi sobrang complicated na kung itatouch natin yung iba.
Pero the most basic factorial ANOVA is the 2 by 2 ANOVA. This is an example. Okay? Ayan. Ito yung example ko, no? Our first variable is exercise. So, we assign people to two conditions, whether exercise or no exercise. Yun yung una nating variable. Categorical yan, with or without exercise. The other variable is diet, with diet and without diet. So, if dalawa yung categorical variables mo, you can make combinations. Group 1, may exercise, may diet. Group 2, walang exercise, pero pinag-diet. Group 3, may exercise, pero walang diet. And group 4, the control group, walang exercise, walang diet. Sa apat na yan, sino dyan sa tingin ninyo yung pinakamaraming timbang na mababawas sa kanila? Okay. Si 1, si 2, si 3, or si 4? Hindi ito yung ANOVA. It's ano, iba yun. No? Iba yung ANOVA. No? Gusto ko sanang i-discuss, no? Pero tingnan natin yung time. No? Okay. Si group 1. So, anong pwedeng variables mo dito na outcome? E di outcome mo, tingnan mo. Kunyari, ikaw yung researcher. Tingnan mo gano'ng kalaki yung nawala sa kanilang timbang. Kunyari, no? Si group 1, they lost, kunyari, 5 kilos. Si group 2, 2 kilos. Group 3, 2 kilos. Group 4, 0. Ayan. Okay. So, ganyan, dyan mo gagamitin si two-way ANOVA. Alright? If meron kang dalawang categorical variable na pinagsanib-pwersa mo, that's the best time to use two-way ANOVA. So, kunyari, no? Another example. By the way, before the last example, okay? So, kapag nakita niyo yung terms na to sa board exam, i-consider ninyo si two-way ANOVA. Sa two-way ANOVA, we look at two things. The main effect, pag sinabing main effect, that is the effect of one variable. Kunyari, the effect of exercise on weight loss is one of the main effects. The effect of diet on weight loss is another main effect. Pero pag pinagsanib, parang what made you say na si group 1 yung pinakapapayat? Kasi in two-way ANOVA, we can look at interactions. Pag sinabi interaction, si pinagsanib-pwersa, yung dalawang variables. There is a combined effect. Kumbaga in layman's term, kung nag-exercise ka na at nag-diet ka pa, di ba? Doon ka mas lalong papayat. Yun yung tinatawag na interaction. Kung nagsanib-pwersa yung dalawang variable. Sir, bakit yung two-way ANOVA lang po yung may interaction? Ba't yung one-way wala? Kasi sa one-way, isa lang variable mo. So, walang interaction dyan. Wala siya. Paano siya magsasanib-pwersa with anything? Eh, wala ka namang ibang variable. So, two-way, since dalawa yung variable mo, pwede silang magsanib-pwersa. That's interaction. Okay? Kunyari, ganito yung tanong sa board exam. Kunyari lang, no? In a study, may mga participants, yung participants, dinivide sila by their gender or sex, male and female. Other than that, pinaglaro yung kalahati ng violent game while the other half were asked to play with a non-violent video game, making four possible combinations. Males playing violent games, males playing non-violent games, females playing violent games, and females playing non-violent games. So, yan yung apat na combination. Okay? So, we did something like this in class, and ito yung naging outcome. Kung makikita natin, no, the blue bars indicate non-violent games. The red bars indicate violent games. Tapos yung taas ng bar, yung height niya, indicates gaano kataas yung aggression. Based on how you understand the chart. Which of the four combination yung pinaka-aggressive? Sagutin nyo this way. Ilagay nyo yung gender, male or female.
followed by anong klaseng game? Violent or non-violent? Sige, interpret the chart. What do you think? Sa apat na combination, sino ang pinaka naging aggressive after gaming? Female violent, female non-violent, male violent, male non-violent. No? What do you mean? Medyo malabo kasi yung question. Ano pong variable sinasabi? Pero if I'm assuming that your question is anong difference, so one way ANOVA, isa lang yung independent variable mo. Ginugroup mo lang sila, kunyari, based on therapeutic approach. Like yung kanina. Whereas in two-way ANOVA, dalawa yung grouping variable mo. Dito, ginroup natin sila based on gender and based on the type of game. And you're correct, no? Though yung mga males, okay, who played violent games turned out to be the most aggressive. Kasi sila yung pinakamataas na bar. Tingnan niyo yung mga babae, regardless kung laruin nila violent or non-violent, mababa aggression nila. Pero tayo mga lalaki, compared to women, una, kahit non-violent nilalaro natin, aggressive na tayo. 6 over 10. Lalo na kapag yung game's aggressive, it becomes 10 out of 10. Okay. In both one-way ANOVA and two-way ANOVA, isa lang ang dependent? Yes. Hindi pwede kasing marami kang dependent. You have to do separate analysis. Sir, paano kung ganito? Kunyari, iko-compare ko yung tatlong school. Let's call them school A, B, and C. Tapos, tatlo kasi outcome ko, sir, eh. Mathematics, English, Filipino. Yun po yung mga outcome ko. Kunyari, educational researcher ka. Anong gagawin ko, sir? Pwede kang magtatlong one-way ANOVA. Or, pwede mong gamitan ng MANOVA. May nagtanong kasi, sir, kailan yung MANOVA? Yan, bihira naman kasi yan bihira yan pag-usapan sa undergrad. More of grad school siya. Maybe mali ako kasi may mga fourth year kami sa school na nagmamanova na. No? So maybe mali ako. Baka ina-underestimate ko ang undergrad. No? Pero ano yung ANOVA? It's like doing multiple ANOVA. Kaya yung tawag MANOVA. Multiple ANOVA. Marami ka kasing outcome. Yun naman yung MANOVA. Iba yung logic niya with two-way. Sa two-way, dalawa yung independent variable. Okay? Sa MANOVA, marami kang outcome variable. So, those are... Okay? So, dalawa po yung IV kapag two-way. Yes. Tatandaan, what makes it one-way or two-way is the number of IV. Okay? The number of IV. So, kung dalawa yung categorical variables, so dalawa yung IV, two-way siya. Okay. Ito mga advanced na klase na ito kasi, no. Pero yun naman ANCOVA, as much as possible, I didn't want to touch it kasi baka ma-confuse na kayo. Pero dati may tinuruan ako paano mag-ANCOVA. Yun naman ANCOVA, MANOVA, ano rin yan? ANOVA rin yan. You're making comparisons of three groups. Pero may tinitake into account ka na isa pang variable na pwedeng maging, ang tawag doon? Extraneous variable. Tinake into account mo lang siya to rule out its effect. Kaya siya ANCOVA, analysis of covariance. Kunyari, you'd like to compare the mathematics scores of school A, B, and C. Ganun, edi ANOVA siya. Pero sir, sa tingin ko kasi sir, yung IQ nila baka may effect eh. Baka maging confounding variable, baka maging extraneous variable sir yung IQ nila. So gusto ko sir i-rule out yung IQ nila. So, dun mo gagamitin si ANCOVA. You take it into account so that it doesn't affect the results of the study. Okay. Inaral ko yan dahil before, nag-workshop ako sa school about statistical analysis. Okay, how to identify the IV and the DV? The IV is the presumed cause, while the DV is the outcome. Kunyari, eto, yung outcome dito, ano kaya sa tatlo? Yun bang aggression, yung gender, or yung game? O sige, I'll ask the group to do that, to answer that. No? Aggression, gender, or game. What is the outcome here? Sir, parang may moderating. Very good. In two-way ANOVA, kapag nag-interact sila, that's what you call moderation.
Although your next RPM, you can also test moderation with moderation analysis. Okay, pwede rin naman moderation analysis. Yung mga undergrad namin na fourth year, mahilig sila sa moderation, although napaka-complicated. Kaya kami, tinuturo na lang namin sa classroom kasi most of their research questions are moderation. Okay. Ano to na to? Ayan, ito, napaka-kompleto nung sagot na ito. Yung two categorical IV, kulang yung sagot. Kasi yung mas kompletong sagot, alam niyo kung ano yung two categorical IV? The first categorical IV is the gender. The second categorical IV is the type of game. While the DV is the aggression. Saan po ba magagamit ang controlled variable? Kunyari, gusto mo lang malaman, gusto mo lang i-rule out yung effect niya. Kunyari, no, gusto mo malaman yung effect ng online class. Kunyari, i-compare mo yung online face-to-face and yung blended on grades. Tapos sabi mo, gusto ko po i-rule out yung effect, sir, ng IQ. Gusto ko lang makita yung effect nung tatlong klase ng modality, online, face-to-face, and blended. E di control mo yung IQ. Pwede mo siyang gamitan ng ANCOBA. Okay. So, other questions? Kasi pa-conclude na tayo. Magsasummarize na ako. Hello to our Davao students. Magsasummarize na ako. No? Other questions? Yan. Okay. And then let's have some practice after this. So in summary, although hindi ko in-include yung mga subtypes, so, pero in summary, when yung t-test, gagamitin mo siya. If your IV is categorical and the DV is continuous, and what you want to do is to compare. Male and female, sinong taller, sinong mas matangkad, you will use t-test. Okay. ANOVA, on the other hand, ginagamit if your IV is categorical, more than 2, 3 or more, but the DV is continuous. Okay? Kunyari, face-to-face, online, blended, your DV is the pre-board score. Okay? Pwede ka mag-ANOVA. Okay? Pearson R is kapag parehong continuous and you simply want to correlate. Pero if you would like to upgrade that to prediction, you will make it regression. The difference being, in regression, in simple regression, isa lang yung continuous IV. While in multiple, kaya nga multiple, two or more continuous IV. So at the end of the day, titingnan mo, ano ba yung level of measurement ng data ko? Categorical or continuous? At ano yung purpose ko? To compare or to correlate? To predict. Ayan. Sa regression, paano malalaman criterion tsaka predictor? You have to really check the situation, the question. No? Kung ano yung tinitingnan. Ano ba yung tinitingnan mo? The effect of what on what? Ganun siya. Kunyari, regression. The effect of parenting and depression. I think ang predictor doon parenting, yung outcome doon depression. Yun. Okay. What about Wilcoxon later? No? Gusto niyo pa ba mag non-parametric or inaantok na kayo? Gusto niyo pa mag non-parametric tayo? Gusto niyo pa ituloy pa? Okay. Lumagpas na kasi ako ng 1 hour. No? Okay lang sa inyo. Ito para isang video na lang, no? Matapos natin. Okay. Sige, practicein natin. No? May mga sample situations ako. Tapos sabihin nyo sa akin kung simple regression, multiple regression, A, B, letter C, independent t-test, letter D, dependent t-test, letter E, ANOVA. Okay? Ayan, number one. Ayan, kunyari, ito yung research mo. The impact of perfectionistic attitude on peace of mind. Hindi mo na ka mag-intervene. Hayaan ko kayo mag-isip. Anong gagamitin natin?
Yung categorical, ano po yun, sir? IV, yes. Yes, the I, yun yung IV. Yung kanina. Clarification, sir, yun po ang perfectionistic, maraming dimension, isa lang. Sige, let's assume na isa lang. For simplicity. Very good, letter A. Paano mo i-measure yung, ano ba yung perfectionistic attitude? Categorical continuous. Continuous, you measure it using a survey. Peace of mind also measured using a survey. So, you can use simple regression. By the way, whenever we do regression, pwede ka rin mag-correlation before it. Okay, so pwede ka mag-correlate and then you proceed to regression. Number two, comparing the mathematics achievement scores of distance learning and face-to-face. O ayan, home-based versus face-to-face. Tapos yung outcome variable, math grade. Ayan. Tayo dito, may mga face-to-face, may mga home-based. Diba? So we will use very good independent e-test. Kasi nga, dalawang group, dalawang modalities, tapos isang outcome. What about number three? Measuring and comparing teachers' job satisfaction across four universities. Ayan, meron kang apat na universities. Tapos titingnan mo, sa apat na to, sino yung may happiest teacher sa trabaho nila? Yan, very good. Letter E, analysis of variance. Kasi apat na. Kasi kung saan school ka, no? Kunyari, big four schools ito. Ateneo, LaSalle, UP, UST. Categorical yun, hindi yun continuous. Tapos yung job satisfaction, minesure mo yan using a survey. Yan. Number four, investigating how depression, anxiety, and stress affect academic engagement. Okay, multiple linear regression, letter B. Kasi yung depression, anxiety, and stress, measurable yan using a scale. Hindi yan categorical. Academic engagement, i-measure mo rin yan using a scale. So, multiple linear regression. Okay, number five, madali lang kasi ito. The relationship of burnout and sleep quality, simple linear. No? So, parang number one lang din, simple linear. Pareho kasing continuous. Number six, comparing the sense of security. Meron bang ganyang variable o gawa-gawa ko lang? O kunyari meron ganyan. Comparing the sense of security of those vaccinated with Sinovac, Pfizer, and AstraZeneca. Number six. Okay. So, di ba iba-iba yung mga vaccine brand? Assuming na isang brand ka lang ng vaccine, hindi ka lumipat. No? Assuming na ano. So, anong gagamitin natin? So, isipin ninyo, no? What is the IV? What is the DV? The IV here is the vaccine brand. The DV is the sense of security. Kunyari, on a scale of 1 to 10, how secure do you feel? Ganun siya. Okay? So, the IV is categorical with three categories. The DV is the sense of security. You have to use ANOVA. And last, tapos, sige, let's proceed to last part, no? Na-request niyo yung non-parametric, so we'll cover it, then we'll end the night. To IO, to determine if job satisfaction and organizational commitment predict workplace volunteerism. Very good. Multiple linear regression. Measurable ba si job satisfaction with a survey? Yes. So organizational commitment? Yes. Workplace volunteerism? Yes. Kunyari, no? Do you usually remain at work even after your work hours? So, yun. So, measurable siya. All of these are continuous. Okay? And since dalawa yung predictors mo, job sat and org commitment, instead na simple linear, makes it multiple linear. Okay. Sige. I will skip to the part na parametric, non-parametric. Okay. Kailan mo gagamitin yung parametric? Ito yung mga assumptions. Okay. Una, dapat yung dependent variable mo continuous. Yung number 6, simple linear. Okay.
Una, dapat yung dependent variable mo continuous. Kung na-violate yan, isang reason na yon na hindi mo pwedeng gamitin yung parametric. Lahat ng na-discuss natin, and I will show it in the next slide, parametric yon. Kunyari, yung chi-square, eh di ba parehong nominal yon? So, the fact na nominal yung dv, hindi mo pwedeng gamitan yan ng mga na-discuss natin kanina. Okay. Next, another assumption. Somebody asked earlier, what about the normality? Does it matter? Yes. If the data is normally distributed, that's the only time you will use parametric. If it's not, then hindi mo pwede. Well, technically pwede, pero mali yung results mo. No, mas magandang gumamit ka ng non-parametric. Parametric test assume normality. So to check that, you have to use Shapiro-Wilk and Kolmogorov-Smirnov. Shapiro-Wilk if less than 50 participants. Kolmogorov-Smirnov if more than 50. Those are tests of normality. So kami sa class, sabi ko, class, before tayo mag-regression, itest muna natin yung normality. Mag-Shapiro-Wilk muna tayo or Kolmogorov-Smirnov. Okay. Kung hindi normal, that's another reason. Kailan ba nagiging hindi normal yung distribution, sir? Kapag may outlier. Pangalawa, kapag masyadong konti yung participants mo. Kung marami, madalas normal yan. Okay. Pangatlo, equal variance between two groups. Alam naman natin yung variance. Gaano ka-distributed yung data? Kunyari, male versus female. Iko-compare natin yung height. Dapat, kung gaano kalaki yung standard deviation o yung variance ng male tsaka ng female, magkalapit lang. Kung masyadong malaki yung distribution ng height sa mga lalaki, meaning kalat-kalat yung height natin, the results will be not so accurate kasi na-violate yung equality of variance. Okay? So to determine if the variances are equal, you have to use Levine's test. And the last criterion is independence of observation. Pero ito applicable lang to sa between subjects design. Pag sinabi natin independence, para maging accurate yung parametric test mo, dapat a participant should only be assigned to one group. Kung nandun ka na sa Pfizer, hindi ka na pwedeng nandun ka rin sa Sinovac. That's a violation of a parametric assumption. Again, applicable lang yan sa between subjects kasi obviously, sa dependent t-test, you have to be in both conditions. So hindi yun applicable. Applicable lang to sa between subjects. Anyway, yung pangatlo tsaka pang-apat, medyo advanced na yan. Sa psychometrician, I think what matters more is yung first two. Pero maganda na alam nyo lahat. So kapag may nababiolate dito, that's the time na i-consider natin yung mga non-parametric tests for our last slide. Okay lang yan, MFR, kasi alam mo, the first time I learned about it is in grad school. Okay, so ikaw, maswerte ka kasi you learn about it sa review pa lang. Okay, so what are the parametric tests and their non-parametric counterparts? Nakalista na ngayon sa screen. Okay, so kailan mo gagamitin yung Mann-Whitney instead of independent samples t-test? Here are some situations. Kunyari, yung data mo skewed. Eh di ba dapat normal? Hindi ka na pwede mag-independent samples. Mag-Mann-Whitney ka na dapat. Okay? O kaya naman, kung yung outcome variable mo ordinal, although that rarely happens. Kung ordinal, hindi ka na pwede mag-t-test kasi di ba dapat continuous. Mag-Mann-Whitney ka na. Kung maraming outliers sa data mo, mag-Mann-Whitney ka. Kung sobrang konti ng respondents mo, mag-Mann-Whitney ka. Kasi nga kung konti, madalas, hindi normal curve. Okay. The counterpart of dependent samples is Wilcoxon sign rank test. Same arguments. Kapag, kunyari, grabe yung skew ng data, o kaya masyadong imbalance. May research kami dati sobrang imbalance. Imagine, kunyari, 100 na lalaki versus 20 or 10 babae. Sobrang imbalance nun. The independent t-test will not be accurate. Much better do Mann-Whitney. Okay. The counterpart of one-way ANOVA is Kruskal-Wallis. Same pa rin naman. Kung na-violate, kunyari yung normality, masyadong tabingi yung data. O kaya hindi dati yung sa client ko na doktor, hindi pantay-pantay yung mga participants. Ang kino-compare kasi niya, young or old.
Ay, hindi. Iba. Ang kinocompare niya, anong klaseng fracture? Sa orthopedic kasi, iba-iba yung klase ng fracture. Yun nga lang, doon sa isang klase ng fracture, hindi ko na maalala, pero kunyari, let's say, comminuted fracture. Hindi ko nga alam kung ano yun. No? Naalala ko lang. Isa lang participant niya. Sabi ko, hindi tayo pwede mag-ANOVA. Kasi sa ANOVA, dapat at least, magkakalapit yung number of participants mo. Let's use Proskalualis. Yan. Or, kapag repeated measures ANOVA, the counterpart will be Friedman test. Pearson R. Spearman-Rowe. Maraming pagkakataon that you have to use Spearman-Rowe instead of Pearson R. Kunyari, di ba Pearson R dapat continuous? Kapag ordinal, hindi na siya pwede sa Pearson R. Kasi Pearson R assumes that the data is continuous. Kung ordinal, violation na yun ng assumption of yung una, continuous. So you now have to do Spearman-Rowe. Pero may mga nababasa rin ako online, although may mga nag-disagree sa akin dito. So, but anyway, I'll share it. May mga nagsasabi, yung Pearson R dapat normal curve. Kasi nga parametric siya. Kapag hindi daw normal, you can also use Spearman-Rowe. Although iti-check ko yun kasi may mga arguments about it. Pero yes, it makes sense kasi sa parametric, dapat normal. Sa non-parametric, pwedeng hindi normal. How about, sir, yung chi-square? Kapag parehong variable mo nominal. Yan, kapag parehong variable mo nominal. Kunyari, best example, RGO versus non-RGO, RGO, non-RGO student, tapos yung outcome variable mo, board passer or not. Okay. So titingnan mo yung pagiging RGO student ba? Related ba siya sa pagiging board passer? Yun, pwede mo yung chi-square yun. So bigyan nyo nga ako ng heart kung sa tingin ninyo mataas-taas ang chance ninyong pumasa dahil kayo ay isang RGO student. Yan. Another example for chi-square. Male-female and then smoker-non-smoker. Yun, gagamitan mo yun ng chi-square. This is, I agree with this. One thing to remember, in parametric, we assume a normal distribution. In non-parametric, hindi naman abnormal. non-normal distribution. Okay. Iba po ba yung Spearman-Rowe sa Spearman-Brown? Yung Spearman-Brown sa reliability. Yung Spearman-Rowe sa correlation. Okay. Yung non-parametric, pwede rin bang gamitin kapag ratio or interval? Pwede, pero for me, kung ratio or interval, magparametric ka na lang unless kung skewed. Okay, kunyari, nag-survey ka, sobrang skewed eh. Continue mo sa man data mo pero sobrang skewed talaga, mag-non-parametric ka na lang. Ayun, sige. Any concluding remarks? Ako pala yung magko-concluding. Any last questions? No? Ako, nag-ask, no? Meron ba kayo concluding remarks? Okay. Yung Kendall's tau, pwede rin siya sa ordinal, pero I'm not so familiar with it. No? Mas familiar ako sa Spearman-Rowe. Para siyang Spearman-Rowe. No? Alam ko, worried kayo with DevPsych, with IO kasi nga bago, pero huwag niyo kalimutan yung assessment. Kasi at the end of the day, siya yung pinakamabigat. Siya yung 40%. Siya yung 130 items. Dati 150 pa nga yan. Okay. What, hindi ito validity. Ibang topic siya. Maybe for next time, you know, we can talk about validity. Ano naman po yung goodness of fit? Sa chi-square din yun. Pero kasi yung chi-square na dinidiscuss ko is the chi-square test of association. Hindi ko masyadong ginagamit kasi yung chi-square goodness of fit. Ano po yung post-hoc test? Yung post-hoc, ginagamit mo siya after doing Q&A mode. Kapag Q&A, nilalakihan ko yung camera. Yung post-hoc test, gagamitin mo siya after one-way ANOVA to check anong grupo yung mataas, anong grupo yung mababa. Yun. Ano pa mga questions ninyo? Anong next natin? No? Yung stats and test development. Gusto niyo ba yun yung next natin? Auto-recorded naman yan. No? So after nito, marereplay nyo pa siya. Anong gusto niyo yung next na topic natin? No? Yun bang statistics using test dev? Kasi aside from this, isa pa yun sa ano ninyo, 20 points in the board exam. Okay. Ano yung mga ituturo ko doon? So abangan sa susunod nating pagkikita. So statistics using test development, iko-cover ko
kunyari gumawa ka ng test kung paano mo i-compute yung reliability, yung Cronbach alpha, paano mo i-compute kunyari yung exploratory factor analysis, how to make sense of the results, tapos kung paano mo gagawin yung tinatawag na convergent validity. So yun yung mga i-cover ko. Kasi yun yung mga usual na tinuturo sa undergrad kapag gumagawa ng tests. Okay? So yun. So internal consistency, particularly Cronbach alpha, tapos titingnan natin yung exploratory factor analysis, tapos yung and finally yung convergent validity. Pasensya na hindi ko pwedeng i-discuss yung mga actual tests online. So although may mga nagre-request niyan, pasensya na. Bakit? Kasi remember that YouTube is a public platform. So meaning, I don't know kung may mga non-psych na hindi nakikinig dito. Pasensya na talaga kasi if we discuss psychological tests online, the lay public will know the nature of these tests. So it may invalidate in the future yung mga tests na ito. So that's, kung papansin nyo, although marami nagre-request, no, kung ang habol ko lang sa YouTube pera, papatulan ko yan. Pero hindi. Marami nagre-request, sir, discuss mo naman yung mga tests online. Sir, discuss mo yung psych assessment. Napansin nyo, wala akong playlist ng psych assessment aside from stats and yung mga reliability, validity. Because if the lay public discovers the nature of assessment, if the lay public discovers how to interpret these tests, it will, you know, put into question the validity of these tests in the future. So I hope naiintindihan ninyo why I do not talk about assessment and also abpsych online. Kasi yun yung nakakatakot ko. No? Tulungan lang tayo dito. Yan. Okay. Sige. Salamat sa magandang feedback. At kung wala na tayong tanong, bigyan niyo ako siguro na isang linggo aralin yung prepare materials ko for test development. Magpe-prepare ako ng dataset. No? And other questions, other clarifications. So may mga tanong pa ba kayo? Kung marami kayo natutunan, magbigay kayo ng isang heart reacts doon sa YouTube live chat. Okay. Ayan. Hello, Anya. No, na-late. Hello, Anya Yuno. Okay. Sige, yan. Alright, sige. I think yun na, natapos na ang usapan natin. And I hope marami kayong natutunan. Magkita-kita tayong muli, no? Sa susunod for test statistics used in test development. Maraming salamat. Enjoy the rest of the night. Mayong gabi sa tanan. Bye, everyone.